nila. Mga galaw nila, kung ihalin tulad mo sa basketball, sinong mas magaling mag-crossover? Sinong pinakama? Yun, exactly. Yung ganda nun. Labanan ng crossover to eh. Laban ni Allen Iverson at saka ni Kyrie Irving to. Crossoveran. Ganon yung labanan. Pinakamabilis at pinakasmooth ang galawan. Oo. Siya ang magwawagi. Parang ganon kasi yung ginawa nila eh. No? Kasi parang nagsawanan sila na, ah, objective, objective. Hindi. Yep. Crossover moves tayo dito. Let's go for the fight. Oo, pagalingan mag-end one. Ito na mga kaibigan, game number 3, BREN Esports laban sa RRQ Hoshi. Let's see as BREN will leash out the Lancelot ni Carl TZ para dito sa ating game. Meanwhile, again, sinabi mo to Rockart na yung RRQ Hoshi, yung late game nila dito, I think is also great. Especially, I think, better than because of the two options of damage na meron sila, the 1-1 and the Hellcurt. But mind you, there is the Hayabusa again para dito kay Doc Ribo. May late game na insurance policy din ang BREN Esports. Uy, sa kita right now si Finn. Sama sila si medyo mababa na ang kanyang buhay. Forced to back off. Pero makita ni Finn yan. Bops, para guluhin natin itong Hellcurt machine. Oo nga. Pero hindi sapat. Tsaka I think ito yung first Hellcurt of the tournament eh, no? Possible eh. Kung hindi first, pangalawa. Pero feeling ko first nga. Parang bihira lang mapili ang Hellcurt ngayon sa M2. And ngayon, sabi ng RQOC, ito pa yung secret na baon nila dito. So yeah, with this Hellcurt pick, I think it can actually get the Matilda mula sa likod. Tama. Easy access. Tapos si meron ka pang shield, di ba? Parang tama napaka... Oo, oh, tama. May napaka-rare trick na ito. Makita na si Ribo nag-ahayabusa. Nag-ahayabusa, ano? Pero kasi si Kuya Ribo... Kahit naman ano ibigay mo dyan, eh. Oo, oh, kahit ano ibigay mo dyan. Veteranong veteranong. Ang sinasabi lang kasi natin kay Kuya Ribo, sa lahat ng mga binibigay mo sa kanya, pag binigyan mo siya ng mga easy na mga pinipindot, mas lalo kang kabahan. High level kasi high yung easy. Kasi aside from the mechanics, tumataas din yung tactics niya. Tumataas yung tactics niya. Pag binigyan mo siya dito ng mga, yan, kagaya ng Ayabusa, marami pinipindot yan, high level plays din. Yes. Pero kasi kumbaga, pag kinombo mo yun sa mga onti lang pinipindot yung high level plays niya, kabahan ka. Kasi yung mga onting pinipindot na high level plays niya, di ba? Tama, lumalo si pagka-veterano ni Doc Ribo. Totoo. So, speaking of veteran moves, few sumubok ng onting veteran moves doon sa bandang gitna, but again, it will fail as the shield and the blink mula dito kay Shin, yun yung mahirap sa Hellcurt, no? Hindi mo mapapatay agad. Agreed. Yun nga yun. And again, R7, medyo mas confident ngayon ang RRQ Hoshi dito sa turtle area. Kontrolado naman nila si Barry. Nahabol na siya. Uh-huh. The dragon coming in. Here comes the dragon tail as Flap DZ will pop. Uy, the may poisons. Na naman. Pag sinabi mo yung poisons ng wordplay, mahirap. Poisons. Poisons. Uh-oh. Lason. Lason. Yung pops the lason. Oo. So, okay na. Nilason na ni Flap DZ. So ngayon, Kuya Carl to, Rockart, who's gonna get the turtle right now? I want to you right now. So Lugi ng tao sa BREN Esports, laban muna si Carl TZ! Ang makakadali! There's si Lusty going down. Carl TZ has to make a run for it para ma-save ang buff sa pinaghirapan nila. Oh my glove, I think that was a weird situation. Sobra. Coming in for the side of BREN Esports, even though they got the turtle, dalawang heroes ang nawala sa side nila. And besides that, si Wiz King pa nakakuha dito ng 1-1. So, ayan, pero may ganti naman. Oo naman pala. Overstay. Itong si Kuya Psycho, natuwa yata masyado. Natuwa masyado. Kala niya siguro, healda siya eh. Oo nga eh. wala kang regen, wala kang shield sa bush. Kaya kala niya siguro si Leo Murphy siya, yung nag-stay doon sa bandang gilid. I agree. So Psycho falling down, but still, I think the problem with Rockart is that Wiz King getting 2 free kills. And sinabi lang ni Wiz King dito sa atin, Kuya Manjin, ano ba kayo? Hindi lang ako basta-basta nagkakalid. Nagwa-1-1 din ako. Yes. Getting the 2 free kills, ibig sabihin pwede tayo makakita ng early corrosion site. Yan, meanwhile, Dusty right now, Sacrimation 2 pa, mayroon bawas na pupunta sa RRQ Hoshi! Ang sakit! Kuya Rockart. It really hurts. Oo, really hurts. Para BREN getting another kill and getting every pick-off na meron sila. Ano ba nangyayari dito, Kuya Rock? Well, that's right. Or pick-off by pick-off, sakripisyo si Lusty lagi na lang. Si Carl TZ naman ang tumatapos. And again, the rest of the team, they're just relax lang. Relax lang muna. Actually, ang kalamangan ng BREN dito, I think Flap TZ na naman eh. Kasi parang ayan, oh, yung mamama eh. Oh, yung back siya is your best pick right now kasi at least it can negate the 1-1 damage. Ano ba yung passive dito ng isang back siya, Kuya Rock? Again, damage niya bumababa, pero right now, ang laban sa ilalim ng torre. Malami itong mapasak si Carl TZ. May torre pala. Wala akong paki dyan. Wala akong paki dyan as R7 is falling low again. Half-field. And BREN Esports, sinutuloy-tuloy
ang pagkuha ng mga towers dito. Napakaganda. Whisking, ngayon pa lang siya nagkaroon ng corona at dodge. Ginagalawan! Ginagalawan ni Lasty dito. Nice crossover mula kay Lasty. Kakasabi lang natin, labanan ng crossover yung laban na to. And Lasty, with a shake and bake shake mechanic. Shake and bake it. Using the circling eagle to dodge the deadly poison stinger dito na isang Elkert. Ito pa yun. Ito pa yun. Ilang bala yung deadly poison stinger? Lima. Lima. Dinadge lahat ni Lasty. Ganun ka. Kalupit, Lasty. Grabe si Lasty. Kumbaga, kung nanonood ka ng Game of Thrones, yung mga pana na pinato nung mga kalaban, panis kay Lasty yun. Tinayuan lang niya. Tatayuan lang niya. Actually, tatakbo-takbohan niya kasi nadadge niya. Nadadge niya. Oy. My God. Si Lasty pala, hindi lang pang tank. Pang-support pa, sabi ni Lasty dito. At ayan, pumana. Ay, where are you going, Shin? Tumama yung pana dito, the dragon is in. Pero nako, mamamatay dito si Kuya Lasty. But still, the main target is Shin. The Hellcurt is now down. The damage has been done. Oo. Ayan na. Yung Psycho, nakikipagsaykuhan na naman sa main lane, pero hindi yan sa bat. Anong ginagawa mo dyan? Sabi ni Hard Easy. Anong nangyari dito bigla sa RRQ, Kuya Ra? Kahit bigla silang nalulugi. Defensive. Oo. Oo nga, nawala sa plano. Hindi na alam na ganito na pala kasakit si Scarl TZ. Ganito pala ang estado ng laban. And wow, that Easy Brothers once again. Ito pala yung combo, Kuya Ra, Kart. Kung si Carl TZ, nasa kanya yung spada, na kay Flap TZ, yung shield. Tama. So, sword, sword and shield. The Carl TZ and Flap TZ, TZ Brothers once again. And now, Whiz King, trying his best to get this kill. And he will. Pero mukhang okay lang, Kuya Rockart. Kasi still, BREN Esports controlling every tempo of the game. Tol, kamusta yung Lancelot ni Carl TZ? Tasadong-tasado na. Tasadong-tasado Tol, na. Tol, lumalawan sa ilalim ng tore. Oo. Ang ganda kasi ng pagtasa ni Kuya Coco. Actually, tinulungan siya ni Kuya EJ magtasa. Lahat yan. Lahat It's yan. It's a team effort. Team effort yan. Kumbaga kasi sa racing, kailangan mo talaga yan yung pit stop eh. Tama. Kumbaga yun yung nangyari doon. Nagpagas muna. Kumbaga. Gas muna sa simula eh. Ganun talaga eh. Sabi namin sa inyo, bida, simula. Naubos yung gas nung kagabi eh. Kaya kumbaga pit stop muna sila. You gotta refresh yourself, refresh your mind, refresh your soul. Oo, inuminom ka muna ng tsa, inuminom ka muna ng kape. Dahil mukhang magkakalabanan na naman. As View also falling low. Lasty is also here. Here you go. Nawala na nga si Whiz King dito. Where are you going? And there you have it, ladies and gentlemen. BREN Esports taking the lead 9-6. May kailangan pa ba tayong sabihin, Kuya Rock? Sabihin ko din eh. Nakikipagsayawan na lang ngayon ng BREN Esports around the mid lane. Sneaker lang. Tinatakyan Torre. Hindi yan sa mat. Going down right now. Lalamang na naman sa gold. Ganun na kalupet ang BREN Esports ngayon. Bakit pa biglang nangyari to, Kuya Rock? Kahit para bang nag-uusap lang tayo tapos biglang with a snap, lumamang na yung BREN. Tol, yung ano eh, yung hits na ni Carl TZ eh. Yung turtle buff na yan, ang laking bagay para mapalakas ang kanyang bawas. Mm-hmm. Nagiging mas confident siya at kitang-kita sa galawan niya. Ah, so kumbaga yung damage output niya, nawawalang kwenta dito yung sustain lineup sana. Wala. Ng RRQ. Wala. Oo. Kasi, mas manjin. Yung silence. Kaya sila nag-Hellcurt para daw maputol yung combo ni Carl TZ. Mm-hmm. Eh, anong magagawa mo kung hindi naman ikaw ang primary target? Itong Lancelot niya. Yung Lancelot. So para bang binabaliwala na lang ni Carl TZ yung silence na yun. Wala siyang pake. Oo. Kasi kaya niya rin madadge eh. Oo. Tsaka kung iisipin mo, ang dami ring failed attempts dito ni Shin. Yung kanyang Hellcurt. Kasi ang mahirap kasi sa Hellcurt, one time big time yan eh. Kapag nagpagabi ka, kailangan meron kang mapatay kaagad. Kung wala, ibang tatakbo mo yun and maghihintay ka pa ng cooldown ng paggabi. Actually, yes. Kung wala kang mapatay, ikaw ngayon ang nasa peligro. At ngayon, kasi outnumbered ka. Mm-mm. At ilang beses nangyari yun, dalawa, tatlo. Exactly. Na talagang hinaharap din siya ni Flap TZ. And isang beses, naikutan siya ni Lasty. Tol, saan ka nakita? Nakikipag 1v1, Matilda. At sa Hellcurt. Tumakbo yung assassin. Tumakbo yung Hellcurt, no? Oo. Ganon ano kalupit. Ba naman yan? Ganon kalupit Tol. Si Lasty dito. And mukhang kinakabahan ng RRQ Oshi. On this game, Rockart, that outplay coming in from the Matilda ni Lasty, nabanggit natin kanina na this game is all about the outplays. This game is all about the mechanical prowess of both of the teams. And mukhang pinapatunayan ng BREN dito na mas pasan sila pagdating sa pindutan, Rockart. Nasira ang confidence, tingin ko, netong ni Shin dahil din dun sa galaw na yon. At yung mga sumusunod na laban, hindi niya alam gagawin. Kanina, parang
nawiwindang na siya eh. Kasi una, tumatama yung pana. Nadadodge yung mga deadly poison thing niya. Sidestep? Oo, nasa sidestep. So kung ikaw si Shin ngayon, paano ka makakabalik sa ganitong sitwasyon, Kuya Rockart? Alam mo ang ginagawa niya? Nag-form na lang siya. Mm. As in, umaayaw na siya sa laban. Form na lang ng form hanggang kaya ko. Lahat ng stingers niya napunta sa creeps. Uy! Imbis na sa hero. Imbis na sa hero. Imbis na sa hero. I like it na pinoint out mo yan, Rockart. Hirap na si Shin dito. Kung kanina akala natin na magiging main target ay si Wiz King, si Shin pala, even though 2-dead siya dito, ibig sabihin, wala lang talaga din siyang mapa-farm, Rockart. Yep, and again, si Finn. Nahihirapan na din dito, tinitiis si Carl, si Flap, TZ. Ayan sila Lassie at sila Ribo nasa likod. Kailangan niya mag-ingat. Here we go. Sipa para dito. Kaya, of course, sa side ng Bren Esports. And now, few miscalculating that flame shot. Once again. From downtown, though. From downtown once again. And now, 9-6, Bren Esports trying their best to push out the tower in the top lane. RRQ. Now on the defensive mode, hirap na itong si Elkert. And now RRQ getting the Kiras on their side. Whisking also getting the DHS. Ayan pero na. Enough ba yung mga items na to? I don't think so, my man. Babawasan mo ba ang bawas ni Rebo, ni Carl TZ? Hindi pa nga lumalaban masyado si Rebo niyan eh. Ay, hindi pa sumasama ng tuluyan niyan. Parang nagpa-farm lang si Rebo eh. Oo. Kas, oy, marami silang mag-share. Kumbaga si Whisking yung backup ng kabila, sa Rebo naman dito sa Bren Esports. Oo nga eh. Tignan mo si Rebo nagpa-farm lang, nagsistream lang. Oo. Actually hindi, nag-FB lang. Solo gaming. Solo gaming, pa-chat-chat lang dun sa bandang gilid eh. May single player daw kasi yung ML eh. ML eh. Kumbaga tinatawa kung nandito lang yung mga tropa niya from exit, inawag niya na yun. Tara, shot tayo dito sa bandang crab coin. Kaso ang nangyari, wala dito eh. That's true. At ngayon, eto, pumana. Tinan mo. Tinulak pabunta sa pana. At nagaban na ngayon si Psycho. At saka 4-on, 4 nang nagro-rotate sa Bren. Si Kuya Rebo pa chillax-chillax lang, parang hindi kailangan. Walang pakialam. Oo. So it's a very open lord, mga kaibigan. Hindi kayang pumwesto ng RRQ para maka-intervene. Let's see kung makakapwesto ba ang RRQ dito as Psycho trying his best. Pero mukhang siya sa Psycho dito, tumama ang pana. Pero eto na naman ang Dragon. Here we go. Naku, nagpagabi si Shin. Pero wala siya tinamaan. Siya namatay. Siya nagpagabi. Pero siya ang namatay. And oh no. Tagilidata ang side ng RRQ. Pero Flap TZ patay dito. 4-on-4 ang laban. Circling Eagle. Pasok ngayon dito. Lying si Kuya Losty. Pero napalaban ata ngayon. Godlike pare Carl TZ. Carl TZ with the tusok. The tusok king is real. And now, Carl TZ. Dash in, dash out. Sabi ni Whiskey nga ako rin. Pero sabi ni Carl TZ, hindi magiging effective yan. Rebo sumali. Shot ka muna. Pero now, Team Bren Esports on the go, on the chase. Walang magawa ngayon ang side ng RRQ Hoshi. Whisking hinahunting na ngayon. Nagtatago na kinakabahan. Na-stun itong si Pew at tinapos na ang labanan. Anong nangyari doon, Kuya Rockart? Bakit biglang nalugi yung RRQ? Tol, ito lang yon. It's a trap. Like tulad ngayon, ito si Phil. Anong ginagawa mo dyan? Oh, no. It's a trap. Tol, the Lord was a bait. The Lord was a bait. Classic MOBA strategy. Classic MOBA strategy. Oh. But hindi na predict ng RRQ yun. Ganun na ka-advance ang lamang ng Bren Esports. Biruin mo, yun pala yung plano ng Bren dito on that part. Kasi alam nila na lamang na din sila sa items, di ba? That's true. Lamang ka na. The confidence pinapakita. Akala nyo, kunwari, lamang na daw yung RRQ nakapasok sa Lord. Oo. Yun pala, it's a trap si Shin. Nagpagabi at namatay. Nagpagabi siya mag-isa. At walang, yun yung mahirap kapag ikaw yung Elkert eh. Yes. Wala, kapag walang follow-up yung ultimate mo, eh parang lugi talaga kasi bitin din yung damage output niya. 3 deaths na meron, ibig sabihin sobrang delayed si Shin dito. Yung paggabi niya, mawawala ng saysay. Wala yung saysay at pumasok pa sa 5. Oo. Ano na. Mm-hmm. Yun nga ang lumamang ang Bren Esports. Level 1 Lord lang naman to, so hindi pa ganun kasakit. Mm-hmm. Madedepensahan pa, pero it's enough time para makapag-invade ng konti ang Bren. Mapuwestohan na maganda ang RRQ. Halos 10,000 ang lumang ng team mula sa Pilipinas. Let's see kung mapapatuloy pa. Pumasok na naman si Shin. Mag-isa! Na naman! Wala siya, nakasabi lang. Wala siyang damage output dito, Kuya Rockart. At mukhang eto na nga, Bren Esports now taking this one. Now going to the mid lane. Taking the tower in the dragon. Nako, pop! The very dragon! Ubos! Oh my G! Ang apat ngayon sa side ng RRQ. Na-stun pa. And now we can finally say it. Bren Esports! Oh, pwesto na, pwesto. Kanya-kanyang pwesto. Yeah. Kaliwa ka. Kayan. Yeah. Yeah. The classic Bren Bravado. The classic Bren Bravado, ladies and gentlemen.
The TP to the face. TP to the face. And now, BREN Esports will take game number two. Sabi ni Blap, isa na lang. One more game away. Isa na lang. One more game away. Para makuha nila yung grand finals. That was a hell of a team fight. A hell of a team fight. Again, nice try sa RRQ, ah. Mm-hmm. Talagang sinubukan nilang i-counter sa dulo. Akala natin, last on yung Hellcurt na to. Oh, come on. Pero hindi pala. Come on. Sinubukan dito ng side ng RRQ na para bang sagutin natin yung aggression ng side ng BREN. Pero it was not enough. And like what you've said, tinipian lang sila sa mukha. Tip it to the face. Again, yun naman ang gusto ko dito sa RRQ. Ayun, like ang ina ka. Hindi sila masyadong nagtitipi agad. Ay, oo. Oh, oh. May konting respeto. Nire-respeto nila yung BREN. Kaso the main problem was that in terms of mechanical prowess, mas lamang ang BREN Esports. So now going to game number four, what is the main plan right now for RRQ? Parang Nostra mo to kanina. Nostra ko to. Four games. Eh. Oo. Ito pa, Kuya Rockart, no? Flap Dizzy again. Hindi mo mapatay itong back siya. How, why is this happening?